Hello learners, particularly sa grade 7. Welcome sa ating math special class. Ngayon, ang focus natin is about sets. Ang sets, ito yung tawag natin sa paggrupo-grupo ng mga objects or mga elements. Again, reviewin natin ang mga salita. We have sets. Sets or group. Then we have elements or objects. Things. Elements. Now we are already familiar sa mga words. Continue tayo sa ating activity. For our activity, we need to separate those words inside our balloon. So, kailangan natin mahanap ang kanyang grupo or family. Ang basehan natin ay depende sa kanilang similarities ng mga characteristics. So, we have games. Para sa puzzle game, alin sa mga word na ito ang pipiliin natin? So, para sa activity natin, ito ang halimbawang gagawin. Ang Minecraft ay mapupunta sa adventure game. Ayan, adventure game. We have Sudoku. Sudoku about numbers na 1 to 9. So, mag-iisip ka about the position or place ng mga numbers. So, saan siya mapupunta? Sa puzzle game. And we have the Super Mario. Saan kaya ito mapupunta? Ayan, para sa mga nag-play nito, alam nila na ito ay sa... Okay, adventure games. Adventure games. And Tetris. Ito yung dati pa natin nilalaro. Tetris. O yung parang build up ng mga bricks. Ayan. So, puzzle game. We have also Minesweeper. Puzzle game. So, tapos na ang Super Mario at ang Sudoku. And we have also Dinosaur game. Ayan. Adventure game. Yung Dinosaur game, yung tumatakbo siya at tumatalon. Okay. So, na-separate na natin ang ating mga elements or mga objects into separate groups. We have a family for the puzzle, or sets for the puzzle, and we have a family or group or set para sa adventure game. We can write this in this format. Para sa P or puzzle game, we need to have P. This is equal to, we have the brace, the word Sudoku, comma, second element, Tetris, and the third element, Minesweeper. Then, close brace. So ngayon, nagkaroon tayo ng set of P. Para sa set of A, ano-ano mga elements? We can write in this format. Set of A is equal to ang elements natin. We have Minecraft, comma, Super Mario, and Dinosaur Game.
Then, i-close natin ang grouping elements natin. See? Kaya niyo yan! Now, for your assignment, we need to separate those words na nasa loob ng balloon into two category or two sets or two families. For the first set, we have the healthy food. Yung nagpapalakas sa atin. Yung tutulong para malabanan ng sakit. And we have also for the second set, is about junk food. Ito yung mga food na medyo masarap or masarap talaga pero nakakadagdag ng panganib sa ating kalusugan. So now, for our assignment, isulat ito sa loob ng ating mga rectangular box. And then, isulat sa ganitong format for the set of H is equal to mga elements and for the set of K is equal to and then mga elements. Maraming salamat sa inyong pag-focus at sana ang pag-grupo na ito ay ating ma-apply sa ating buhay nang sa ganon tayo ay maging organized. Maraming salamat! Paalam!